Well, pwede rin. First of all, the ATC, the Anti-Terrorism Council, did not recommend anything against these websites, no? Mm. Wala. Ito, galing lang ito sa National Security Council. Pinadala ng letter yung NTC na i-block itong mga websites na ito. So, actually, it's just the action of National Security Council and the NTC. So, yun ang ablahin ngayon ng mga website na anong kasalanan namin? Wala naman kayong court order. At saka wala kayong power to block the website. Correct, correct. So, ultimately, Justice, ang talagang pwedeng habulin ay si Esperon. Kasi siya sabihin mo mang ni-request ko lang naman eh, or opinion ko lang naman eh. Pero mayroon po siyang request na nga doon sa NTC na i-block niyo yan. Tama po ba, Justice? Tama yan. Pag mag-abla sila, dapat kasama yung dalawa, National Security Council under Esperon and the NTC. And the telco. Dapat bang isali kasama sa habla rin yung telco? Well, pwede kung gusto nila. Pero yung telco sumunod lang sa order eh. Tama, opo. Nuka mo yung kaso para maturuan na rin po natin ano po, yung mga kababayan natin na nabiktima niyan o naging subject niyan, anong kasong ipa-file sa korte at saang korte po? Normally, sa RTC yan. Kasi ang kaso niyan, wala silang base para sarahan yung website. Kasi that's freedom of expression yan eh. Katulad ninyo, may website kayo. Opo. Pag sinarahan kayo ng NTC kasi nag-request yung National Security Council Advisor, eh syempre magagalit kayo, aablahin ninyo. Ang ground ninyo, wala namang court order, wala namang kayong ginawa. Bakit kayo, at saka bawal talaga kasi that is censorship, prior restraint yan. Under the Constitution, hindi pwede gawin yan. I mean, unless very narrow grounds na like for example kung you are showing obscene materials or materials that will result in imminent lawless violence. Opo. Wala namang ganyan. Sinirahan lang sila. Hindi pa ano po yung kaso po yung parang ano po ipa-file yung file for injunction ba ang tawag doon? Anong tawag sa mga abogado ng partner? Well, injunction, yes. Complaint injunction. Injunction. Okay. Uh-uh. Ipa-file justice sa RTC level, their lawyers will go to RTC to file for an injunction. Kasi hindi na po tiyaro, ano? Kasi nagawa na po eh. Hindi, pwede naman humingi sila ng ano, status quo ante order. Okay. Status quo ante order. Sige po, there is go. Would it have been different, Justice, kung bago nag-uto si Esperon ay ipinatawag muna itong mga websites na ito, binigyan ng kumbaga day in court para mag-explain bakit kayo may mga subversibo? Wala nga ganun umano. Eh. Kaya nga, would it have been different? Kaya yun nga ang aking tanong. Kung yun ang ginawa nila Esperon? That should have been the case. But even then, wala namang power si Esperon para sarahan yung ano. Remember Cyber Crime Act, the law gave the DOJ the power to block websites, no? That was struck down by the court because that's a violation of freedom of expression, no? Freedom of the press. Hindi pwede yung censorship. Pwede after the fact, like for example, you will say something libelous now, ablahin ka. Tsaka you will be punished for that. Pero hindi pwede sabihin, oy, huwag ka magsalita ha, kasi palagay ko ang sasabihin mo libelous eh. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Restraint yun. O, hindi pwedeng anticipatory, na parang ina-anticipate mo na. Tawag dyan prior restraint. Hindi yun pwede pala yun. Yun pala yung prior restraint. Censorship yan eh. Censorship yun. Hindi mo pa na ipalabas, hininto ka na. Censorship yan. Hindi pwedeng kutob. Yung hindi, kinukutuban ako eh. Mukhang may gagawin kang, hindi pwedeng ganun. Justice? Yes. Hindi pa pwedeng kutob lang, base lang sa kutob o hinala o haka-haka. Pwede. Hindi pwede. Kasi kung ganyan, di masasarahan na kayo. Lahat pwede nilang isara. Tama, tama. Ngayon, ang in fairness naman kay General Esperon, na sinasabi niya is parang responsibilidad niya na protektahan ng Estado dahil ang ilan sa mga website na ito ay nanghihikayat na sumali sa rebuilding grupo
At mga ganun, ano? So responsibilidad niyang protektahan ang Estado. What do you think of that defense? Well, it is the responsibility of everyone, but you have to act under the law, in accordance with the law. You cannot just assume power by yourself. Hindi pwede, I'm protecting the state, so pwede ko kayo sibakin. Pwede ko kayo paalisin dyan sa radio station ninyo, sa TV station ninyo, dyan sa website ninyo. Hindi pwede, may due process tayo. Ayun. So ano po ang remedy ng mga na-block? Ano po? The only remedy that they can do ba is go to court? Or pwede ba silang pumunta sa NTC and appeal na wag nyo namang i-reverse nyo naman yan? Anong remedyo nila? Kasi na-damage na po sila in a sense because block na po sila. Pwede, pwede naman, susulatan muna nila yung NTC na talagang illegal yan. No? Pero I doubt if NTC will budge. No? So they can, kasi pwede naman sila block agad and then kung gusto ng NTC, i-restore ng NTC pag NTC will realize na mali sila, no? Opo, opo. Tapos Justice, hindi po sila pwedeng dumiretso sa Supreme Court. May hierarchy po, kailangan doon muna sila sa mas mababang korte po. Well, sa Supreme Court, if you will allege violation of the Constitution, kaya lang dito, baka may mga disputed facts eh. Factual muna eh. Mm. Okay. So dapat sa lower court muna, partner. Lower court muna. Sige. Oo. And then pwede na po ba nilang isali o isama doon sa kanilang paghahabla yung kanilang nararamdaman daw ngayon pati ng kanilang mga pamilya. Ito po mga empleyado ng mga websites na na-block na pati yung pamilya ay kasama doon sa mga nahaharas ngayon at may mga threat po sa kanila. Eh isama na nila na ganyan ang ginagawa sa kanila para malaman ng judge, no, na ganyan ang nangyayari. Oo. Kaya yun yung sabi ko, mga facts, no, na hindi naman pwede diretso mo yun sa Supreme Court. Ah, or the other way siguro, Justice, is ito discussion lang naman. Ano po, pwede din na ang incoming administration will reverse the act. Kasi remember sila, Duterte appointees pa yung mga ito, partner eh. Mga co-terminus yan eh, sa kasalukuyang administrasyon, Justice. So pwede din na i-overturn or palitan ng papasok ng mga leader ng grupo na yon. Pwede. Yeah, that should be the case. Dapat i-overturn kasi wala talagang base. Okay, so yun yung advice nyo. Sino bang papalit kay Esperon? Si National Security Adviser Clarita Carlos. Oh. Oh. So Justice, yun yung advice nyo kay Madam Clarita, no? Overturn. Well, it's my observation na wala talagang basihan. Base. So that if I were sitting there, I would say walang base yan. Okay.